What's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan. Tara, samahan niyo po ako at libutin natin itong CKG Koi Farm. Pagpasok po natin sa gate, ito po yung una nakita natin. Meron po dito ang trap pond or yung pool na ginawa nilang pond. Siguro preparation po ito sa breeding po nila. Ayan, nakikita niyo po, may mga net na naka-prepare dyan. Tapos meron din isang pond dito. Dito naman po sa pond na to, trapal pond na din po ito. Meron din po itong mga malalaking koi. Ayan. Super gaganda po ng mga koi dito guys. Galing po ito dun sa isang pond ni Sir Johannes. Pero di po natin ito mapapakita sa inyo ngayon dahil nire-repair po nila ito. Sayang, meron po itong glass, yung glass window, para makita po talaga natin ng maayos yung mga isda. Ayan, kita nyo naman po yung show guys. Super ganda. May esagi din. Dito po muna nilagay ni Sir Johannes yung mga isda, para pag natapos na po yung pond, babalik ko din po ito doon. Dito naman sa area na to, siguro ito po yung mga grow out tank niya, or dito po niya nilalagay yung kanya mga fry pagkatapos mag breeding. Ayan, malaki po itong space na to guys. Merong tatlong pond. Ngayon punta naman po tayo dito. Ito po yung kanyang center pond or yung kanyang main pond. Super laki po nito guys. Siguro mga 6 feet yung lalim po nito. Yan, silipin po natin yung bio chamber niya. Yan, may mga lava rock. Ayan. Baka makuha din po kayo ng idea. So yan po yung pump niya guys. Super lakas po ng pump na gamit po nila dito. Yan, silipin lang po natin. Hindi po kasi natin pwedeng buksan. Ayan, so yung pump na gamit po nila dito guys, 100 watts. Ayan, super lakas na pump. Ayan. At ito po yung kanyang water flow. Ayan. Meron din po dalawa ditong aerator. Ito po yung nagsusupply ng hangin dito sa pond at saka dito sa filter chamber. Ayan, super lakas po talaga ng pump guys. Hindi ko po alam kung anong brand po ito ng water pump. So sa mga kahabi natin dyan na may ganitong pump, paki-comment na lang po dyan kung anong pump po yung gamit ni Sir Johannes. Yan, kailangan po talagang lagyan ng air pump itong ating biochamber para sa mga beneficial bacteria. Ito po yung skimmer sa pond po na to. Doon sa mga kahabi natin na bago pa lang dito sa pag-aalaga ng isda, itong skimmer, importante po ito na part sa isang pond. Hindi po kompleto yung pond pag walang skimmer. Dito po napupunta yung mga lumulutang na dumi, yung mga poop ng mga isda, yung natirang pagkain, or yung mga oil sa pagkain ng mga isda. Diyan po napupunta. At papunta naman po yun sa filter chamber para ma-process din po ng mga filter media natin. Para pagbalik ng tubig dito sa pond, balinis na din. Dun sa ilalim naman, yung responsible sa paglinis ay yung bottom drain. Dun po napupunta yung mga poop ng mga isda, yung mga kahit anong dumi na nasa ilalim, papunta naman po yun sa filter chamber natin. So same lang po ng purpose nung dalawa, to collect yung mga dumi ng mga isda natin or dito sa pond. Kaya makikita mo talaga itong mga isda dito sa pond na to, super gaganda. Ayan. Napaka-healthy po nilang tignan guys. Ayan. Super gaganda po ng kulay, yung body, panalo po talaga. Thank you.
ito po yung isa sa mga magagandang na i-produce mula sa breeding ng CKG Koi Farm. Ito yung mga nanalo sa 3rd CKG Koi Farm Grow Out Challenge. Yan, ito po yung kuha ko. Super ganda po, guys. Shout out po sa nag-groom nitong isdang to. Yan. Ito po yung nanalo na best in kuha ko sa 3rd CKG Koi Farm Grow Out Challenge. Ito naman po yung best in Showa. Yan, super ganda po, guys. Kita nyo naman po yung kulay at saka yung body niya. Super ganda. Lalo na po itong Grand Champion. Yan. Ito po yung Grand Champion ng 3rd CKG Koi Farm Grow Out Challenge. Ayan. Super ganda po ng mga isda, guys. At syempre, ito rin po yung koi entry natin na Showa tsaka Kohako breed by CKG Koi Farm din. Ayan. Flicks din po natin dito. Ayan po sila nung maliliit pa. Ito po sila nung kinuha natin. Huwag na nilang pong itilihin yan. Yung Showa na saka yung ating oranda na nilagay po dyan. Ayan. Ito naman po sila nung kasya pa po sila sa net ko na to na green. Ayan, ito po yung Showa natin. Yun, siguro mga 3 months to or 4 months. Kung time na to. Ayan, ito po yung ating kuha ko. Nung hindi pa tumatalo. Sayang talaga. Ayan. Ayan po yung ating kuha ko. At eto na po sila after 5 months natin na ginugroom. Ito po yung ating Showa at saka kuha ko. Yan, super ganda pa naman ng kuha ko natin dyan, guys. Sayang, may potential sana na manalo. Kaso lang, yun nga. Aksidente eh. Yan. Basta importante, happy po tayo sa isda natin, guys. At ito na po sila nung araw na po ng show ng 3rd CKG Koi Farm Grow Out Challenge. Congratulations po sa lahat ng nanalo at sa lahat po na nakapunta sa show. Congrats po sa ating lahat, guys. Marami po ko natutunan sa Grow Out Contest na to at pwede po natin itong ma-apply sa mga susunod po natin na Grow Out na sasalihin. At kung di mo pa napapanood yung video natin sa Koi Show, meron po tayo dyan sa channel natin. Shoutout din po sa KitKats, dito po tayo nagpagupit. Ang ganda po ng service nila, may pa-massage pa pagkatapos mong gupitan. Kaya yan, kita nyo po yung mata natin para tayong bagong gising. At super bango din po nung nilalagay nila sa buhok. Di ko po alam kung ano po yung... check nyo na po yung Facebook page nila para sa exact location ng kanilang shop. So yan po, guys, hanggang dito na lang po muna yung video natin. Please subscribe to my YouTube channel, like and share my videos. At kung nagustuhan mo itong mga video na katulad nito, may mga videos pa po tayo sa channel natin na pwede nyo pong panoorin. So yun, hanggang dito na lang po muna. Bye-bye na po kami sa inyo. Thank you and see you on our next video. Hi guys, please pa-follow naman po ng mga page na to at saka paki-subscribe na po ng mga channel to. Ipipin ko po yung mga link nila. Thank you mga kahabi. Thank you so much.